Aileen, kailan magsisimulang magbenta ng deactivated SIM ang mga telco at ano yung nilalaman nitong IRR ng SIM card registration? Yes, aga sa December 27 na nga magsisimula ang mga telecommunication company na magbenta ng deactivated SIM cards bilang pagsunod sa ipatutupad na SIM registration law. Nailabas na kasi ng National Telecommunications Commission o NTC ang implementing rules and regulations o IRR ng nasabing batas. Sa December 27 din ito magiging epektibo. Sa ilalim ng SIM registration law, kailangan agad na ma-register ang mga bagong billing SIM cards habang bibigyan naman ng 180 days ang mga existing o ginagamit ng SIM cards na ma-register. Mayroon ding extension ng hanggang 120 days. Posible namang ma-deactivate ang isang existing SIM card kung hindi pa rin ito na-register sa nasabing palugit. Handa na anya ang mga telcos gaya ng Globe Telecom at Smart Communications na magbukas ng platform para sa SIM registration. Anila, may inihanda na rin silang special assistance process para sa mga SIM users na walang internet o hindi gumagamit ng smartphones. May karagdagang tulong din na ibibigay sa mga senior citizens, persons with disability at pregnant women para ma-register ang kanilang SIM card. Ikinatuwa naman ang dalawang telcos ang pagsasabatas ng SIM registration law dahil makakatulong na ito sa pagpigil na paglaganap ng tech scams. Aga maglalabas din ng guidelines ang Globe at Smart para sa SIM registration sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. Aileen, dito sa pagbili ng SIM card, meron bang limit kung ilan lang yung pwedeng bilhin nung isang consumer, kung ilan yung pwede niyang bilhin na SIM card? At paano yung magiging procedure dun sa mga postpaid naman na mga SIM card? Aga sa mga postpaid na SIM cards na lang, ang kailangan nilang gawin ay i-confirm lamang nila yung mga informations na nauna na nilang naibigay sa mga telecommunications company, whether Globe pa yan o Smart. Para naman sa bilang ng SIM cards na dapat nabibilihin, wala naman tayong nakumpirma kung meron bang limitasyon dahil para nga sa mga menor de edad, ang pangalan na i-re-register sa kanilang SIM card ay ang pangalan ng kanilang magulang. Aga? Okay, maraming salamat, Aileen Cerudo.